Okay, and good morning guys. Meron tayong update sa pinetwork. So yung mga problema nyo, yung correction nyo sa mga name nyo, minor corrections, pwede nang mabago. Pero nakadepende pa rin sa core team kung possible ba na yung name mo ay mabago or hindi. Okay, so i-check natin. Sabi ni name update. At kung gusto nyo basahin, dito lang i-click nyo. Pero diretsyohan na tayo. Punta lang kayo dito sa may 3 lines dito sa may left side. Makita nyo siguro yan, di ba? So i-click nyo yan. Punta kayo dito sa profile nyo. At makita nyo ito, see how. As to change your name. See how. Click mo yan. Ngayon, you appeal to change your name to the following. So edit mo lang siya. Edit, ganun. So una, syempre nag-appeal na ako dito. Inulit ko, naglagay lang ako ng middle name. Pero pag una nyong i-click yan, wala pa itong middle name niyan. First name, last name muna magpapakita. Tapos kung gusto nyong i-change yung middle name nyo, itap nyo lang to. To enter middle name or maiden's name, itap nyo lang yan. So pag click nyo, magpapakita na yung option na ganito. Kung anong merong ID kayo, katulad passport ID or driver's license ID, check mo yung valid ID na meron ka at yun ang sundin mo na information. For example, ganito, nag-asawa ka ngayon. Okay, tapos napalitan yung, syempre, yung last name mo naging middle name mo na kasi nag-asawa ka na. Tapos, ang last name mo yung ano, last name ng asawa mo. Ngayon, yun yung status mo ngayon. Pero wala ka pang ID dun sa bago mong pangalan bilang isang may asawa na. Ang gagawin mo, sundin mo pa rin kung anong merong ID ka kahit yung old, okay? Sundin mo pa rin yun. Huwag mong ilagay na naman yung bago mong name kasi pagdating ng KYC, wala ka namang ipakitang ID para ma-process yung, para ma-validate yung account mo. So, kung anong ID meron ka, kahit ID mo nung pagkadalaga basta valid pa, yun muna ang ilagay mo. Yun muna ang sundin mong name. At nakadepende pa rin yan, okay? Subject to conference approval ng mga core team. Dapat agad-agad kung meron kayong change, change yun na kasi sabi dito, once the modification period is over, you will not be able to change them later. So, be accurate lang. So, yan guys. At pwede nyo share to sa mga kasama natin sa Pi Network. Share nyo lang para malaman din nila na pwede nang i-change yung mga minor corrections dun sa name nila. Pag nagustuhan niyo itong video na ito, pa-thumbs up naman dyan. At kung bago kayo dito sa channel ko, ako si Torogi at gumagawa ako ng content about cryptocurrency. Kung interesado ka, mag-subscribe at i-click ang notification bell para every time mag-update ako ng bagong video, mano-notify kita. Hanggang dito na lang mga Lodi and see you on my next video.